Norman Mangusin, ni Antonio alias Francis Leo Marcos si Antonio is hereby acquitted. Shout out to everybody. So, i-clarify ko lang ha, baka sabihin na naman sa mga tanga na pro-FLM na naman ako. O dito, i-clarify ko lang na I'm not a pro-FLM. Now, I just here to react of what happened in our justice. So, therefore, I just here to persecute the Tangingot Warriors. The Talino Warriors. Hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo na mga sinasabi ninyo na kriminal si FLM ay hindi totoo? And therefore, an error of our prosecutor. And pinalabas ito dahil magpinsan nga sila ni BBM. So, very clear, guys, no? Before anything else, napapasalamat tayo ni Bonjing, ni Boying Remulla. Talagang, they are doing their job, no? As a secretary of health. Secretary of justice, no? Sorry for that. Eh kasi, alam nyo naman, no, talagang ulyani na talaga si Dragon Boy. Akala ko, Department of Health, itong si Boying, ano pala, no, Department of Justice pala. Pero although, nagpapasalamat pa rin tayo ni Boying Remulla dahil nabigyan ng totoong justice ito si FLM. At ito namang mga Tangingot Warriors, no, na walang, na walang laman yung utak, no, dati pa, sinabi ko na makakalabas yan si FLM dahil wala ngang proof. So ngayon, sinabi nga na failure of evidence, no? Wala silang mai-represent na mga evidence or without any proof, no? And there's no such probable cause na talagang they are committed sa mga sinasabi nilang crimes, no? Ito ay guilty, no, sa sa human trafficking. Ito si Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. So ngayon, ito namang mga BTS na mga loyalist, no, na talagang pinipersecute nila yung mga pro FLM, no, pati ako, pati yung mga sumasamba, no, sa mga mabuting gawa ni FLM noon. Pero I'm not here to be a pro-FLM or hindi ako nandito para dipinsahan si FLM, si Norman Mangusin. Nandito lang ako para ipahiya itong mga Tangingot Warriors na walang kasubstance at walang katotohanan ang mga sinasabi nila. Ayan na nga, na-acquit na, no? At sa higher court pa. So, ibig sabihin, wala yung power yung lower court. Walang power yung ating prosecutor. Si Bonjing ang power. Si Boying ang may power. Siyempre, next to Boying, ang ating BBM. Siyempre, President Marcos Jr. and Francis Leo Marcos, magkapinsan talaga. Yun ang katotohanan dito. Yan ang legit. Kasi nga, di ba? Nakita nyo naman, very clear. Na-acquit. So, wala nang kaso si Francis Leo Marcos. Malaya na siya. Makakalabas na siya at makapag-vlog na siya. No, humanitarian ulit. So, itong mga tanga na mga Tangingot Warriors, magparty-party na naman to. Siguro, hindi nila aawayin si FLM kasi Marcos yun eh. Pinalabas nga sa pinsan eh. Andito lang, nagmukha na silang tanga. Kasi, yung kalaban nila ay kasama na nila magbablog kay Marcos.